Oh, wala nang paligoy-ligoy pa, narito na ang benefits ng pagkain ng mani. Oh, para sa mga mahihilig kumain ng mani dyan, ito, tuloy nyo lang yan. Dahil nga, mayroong magandang dulot yan sa ating mga katawan, mapakito ka pa o vegan, pwede isama yan sa inyong mga diet. Ang mani ay pwede ninyong kainin sa umaga, tanghali, gabi, pwede din kapag kamerienda. Pero teka, baka kung anong mani ang iniisip ninyo, ang tinutukoy kong mani ay yung peanut sa Ingles. Related sa beans, lentils at soy ang peanuts o mani. Misnomer man, pero hindi related sa mga tree nuts ang peanuts. Mayaman po ito sa protina, healthy fats at iba pang mga healthy nutrients. Yung 100 grams ng raw peanuts pa pwede magbigay ng 25 grams ng protein, 16 grams ng carbohydrates at 49 grams of fat. More of mono and polyunsaturated fats, meron ding fiber. Yung protina naman po nito, syempre, plant-based protein. And then worth noting din dito na po pwede po itong makapagdulot ng allergy sa ilang mga tao. Kaya bago kayo kumain ng mani, please lang, siguraduhin ninyong hindi kayo allergic dyan. Low in carbohydrates ang mga mani at dahil sa fiber content nitong mataas, nagiging mababa din ang glycemic index kaya hindi makapagpapataas agad-agad ng inyong mga blood sugar yan. Kaya in short, po pwede ito sa mga miyembro ng media. Diabetes. Pagdating naman sa vitamins and minerals, ayan na, isa ang mga mani sa mayayamang sources ng biotin, importante rin sa pregnancy at syempre importante rin sa buhok. May makukuha din tayo ng vitamin B tulad ng niacin, pupwede rin ang folate, narayan din ang thiamine kaya nakatutulong ito sa iba't ibang functions ng ating katawan at nagpo-protect din sa ating mga heart. Mayaman din sa vitamin E na isang antioxidant, good source din ng phosphorus ang mani kaya nakatutulong sa growth and maintenance ng body tissues. Isang drawback nga lang dito ay kung meron kayong chronic kidney disease at tumataas ang phosphorus ninyo, baka need na nating bawasan yan o iwasan muna ang pagkain at pagbibigay ng mani sa inyo. Dahil baka mahirapan tayong ayusin ang balance ng inyong mga electrolytes at ng minerals. Dahil sa mga properties na nabanggit natin, pwede pong makatulong sa weight loss ang pagkain ng mani. Pwede rin itong maging bahagi ng isang healthy diet upang makapagpababa ng risk ng obesity at in the long run ay makatulong din sa pag-reduce ng risk tulad ng mga diabetes, heart disease at iba pang mga chronic degenerative diseases. Kaya ang bottom line, healthy plant-based source ng protein at vitamins and minerals ang mani. Pero kung nangangailangan kayo ng guidance sa pagsama nito sa inyong mga diets, lalo na kung mayroong mga sakit sa bato or chronic kidney disease, mainam na magpatingin muna kayo sa isang licensiadong dietitian upang mag-guide kayo ng tama sa inyong mga kinakain. At dahil sa huli, sabi ko nga po sa inyo, ayaw na ayaw kung magkakasakit kayo at tayo-tayo lang din naman talaga ang magtutulong-tulungan, yun lang for now, i-digest nyo muna dahil ang gusto ko ay healthy kayong lahat. See you the next episode. Ingat!